Next kay Jenny B. Diaz. Hi, thank you for the informative video. But what if, sir, kung late payment yung ibabayad? Do I need to visit RDO po para magpa-assess for the penalty even if I knew how to compute it? Thank you in advance, more power. So very good yung question ni Madam kasi marami nagtatanong sa amin nito. Even yung ating mga HEC students, kung kailangan pa ba daw nila pumunta ng kanilang RDO para magpa-compute ng penalty bago bayaran? The answer is no. Because the taxpayer can compute yung ating penalty na babayaran because the taxpayer can self-assess yung ating tax na babayaran including the penalty. There are two kinds of assessment kasi in the Philippines of the tax, assessment of tax. There are two kinds. Number one, yung self-assessment. Yung self-assessment, yung tayo mismo nagko-compute ng ating tax without the intervention of any BIR revenue official or employee. Kasama na din yung computation doon ng penalty. Yung isa, second assessment is the BIR assessment. Yung BIR magko-compute ng tax natin pero applicable lang yon kapag may letter of authority na or may BIR tax audit na. So dito kasi, ang nakasanayan kasi dito, yung ibang yung dati ha, panahon pa ni Kopong-Kopong, siguro yung nag-aaral pa ako ng college, ang ginagawa ng taxpayer kapag may penalty, pumupunta kay RDO, magpapakompute ng penalty, tapos si RDO magbibigay ng penalty computed, tatataka ng penalty computed, tapos pupunta si taxpayer kay banko bago magbayad. So ngayon po, pwede nyo na po computein yung sarili nyong penalty, tapos bayaran nyo online na. Huwag na kayo pupunta ng banko, pwede na kayo magbayad through GCash, using your debit card, Union Bank, Paymaya, ano pa? Marami ng iba't ibang payment options online. Kasi yung banko, may sira din yung ulo nun. Kasi minsan yung banko, hindi tinatanggap yung tax return kapag late at walang penalty computed from the RDO. Eh, naglabas na dati yung BIR ng bank bulletin na hindi pwedeng mag-impose ng penalty o i-require ni banko or ni teller, bank teller, yung taxpayer, nabayaran yung penalty or pa-compute yung penalty sa RDO because the penalties are not mandatory sa taxpayer. Tandaan nyo po yun ha, the compromise penalty is not mandatory to collect from taxpayer. Optional yon. Pero nga, syempre, kesa kasuhan ka ng violation ng tax code natin, criminal offense, bayaran mo na yung compromise penalty. Kaya nga lang si banko, sinasabi, bumabalik muna kay pabalikin si taxpayer kay RDO, tapos si RDO magpo-compute ng penalty bago si taxpayer makabayad kay banko. So, maubos yung isang araw mo doon, baka nga dalawang araw pa eh. So, ang sinasuggest namin kay taxpayer, bayaran mo na siya, economist mo mag-compute, 25% surcharge, 12% annual interest is starting January 1, 2018 because of powertrain law, tapos compromise penalty from 1,000 to 50,000 pesos. Tapos, bayaran mo na siya online. Kung EBIR forms kayo, i-file nyo yung tax returns nyo online, tapos bayaran nyo yung tax nyo, including the penalties, online din. Using GCash, kami, GCash na lang din kami. GCash, Paymaya, Union Bank, makikita nyo yung available online payment options on the BIR website. Okay? So, very good question, madam.